Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, "Ipalagay natin kayo ay may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba niya sa kanya, 'Halika at nang makakain ka na'? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.' Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, 'Kami ay mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nagsisimba dyan sa barangay at sa kani-kanilang mga tahanan, ang mga nasa online. Magandang umaga po, kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kahapon, isang aral tungkol sa pagiging alagad ng simbahan o taong simbahan ang itinuro sa atin ng ating mga pagbasa. Sabihin nyo nga, taong simbahan. Yan ang ating natutunan kahapon, kung paano maging isang taong simbahan. Samantala, ngayong araw na ito, aral naman tungkol sa pagiging lingkod ang pinatutungkulan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga po, lingkod. Sa ating ebanghelyo, ipinakita ni Jesus sa kanyang mga apostol kung ano ang isang lingkod. Ginamit niya ang imahe ng isang alipin na nagtatrabaho para sa kanyang amo. Hindi daw natatapos sa bukid ang kanyang trabaho dahil ang isang alipin hanggang sa pagsisilbi para makakain ang kanyang amo dapat niyang gawin. Di ba gano'n naman? No? Pag ikaw ang amo at meron kang alipin, pagsisilbihan ka. At sinabi ni Jesus, kung kailan matatapos ang amo kumain, saka pa lang kakain ang alipin. Higit sa lahat, gagawin ng alipin ang pagsisilbi ng walang bayad ni pasasalamat. Ganyan ang isang lingkod. Isa daw alipin. May tatlong bagay ang pinapatungkol ni Jesus sa paglilingkod. Tatlong bagay ang pwede nating matutunan. Una, ang lingkod ay alipin, hindi amo. Malinaw po ba yon? Malinaw dapat yon. At magandang malaman na walang lingkod ang marunong pa sa amo. Tama po ba yon? Walang lingkod ang nasusunod kaysa sa amo. Tama ba yon? Kung kaya't ang isang taong hindi marunong sumunod, isa bang lingkod? Hindi. Hindi siya lingkod. Siya ay amo.
Kung ang kagustuhan mo ang laging nasusunod, isa ka bang lingkod? Hindi ka lingkod, ikaw ay amo. Dahil ang isang lingkod ay isang alipin. Kaya kung titignan natin ang konteksto, no, sa ating simbahan, kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, ikaw ba ay masusunod? Ikaw ang susunod. Kung ikaw ay naglilingkod sa simbahan, no, mas marunong ka ba sa pinaglilingkuran mo? Hindi. Dahil ikaw ay alipin, hindi ka amo. Kaya magandang tignan, no? Yung relasyon natin sa Diyos, ikaw ba ay alipin o amo? Sino ang amo? Sino ang alipin? Madalas, baliktad. Tayo ang nagiging amo at Diyos ang ating alipin. Pinasusunod natin sa ating mga gusto. Lord, ipasa mo ko sa board exam. Oh, pag hindi pinasa, galit. Oh, sino bang amo? Ba't kayo natatawa? Sino bang alipin? Lord, pagalingin mo ko sa aking sakit. Oh, sinong amo? Sinong alipin? Ayan, oh, magandang tignan, no? Yung mga dasal natin. Pakinggan natin ang ating mga sarili. Ikaw ba ay alipin o ikaw ay nagiging amo? Sabi ni Jesus, ang isang lingkod ay isang alipin. Pangalawa, ang lingkod ay pinauuna ang amo, hindi nangunguna. Gaya ng inilahad sa kwento ni Jesus, ipinaghahanda ng pagkain ang amo. Unang kakain ang amo at huli ang lingkod. Yan ang tunay na lingkod. Hindi iniuuna ang sarili, kundi ang kanyang amo. Siya ang nagsisilbi at hindi pinagsisilbihan. Higit sa lahat, ang isang lingkod ay nagpapahuli. Nagpapahuli. Magandang tignan din ulit ito sa relasyon natin sa Diyos. Ikaw ba ang amo o ikaw ang alipin? Sinong laging una? Sino ang iyong iniuuna? Una ba ang Diyos o una ang iyong sarili? Kaya pag sinabi mo, magsimba ka naman. Ay, Father, marami pa akong gawain sa bahay. Oh, sino ang inuna mo? Magdasal ka naman. Oh, Father, no, busy ako sa trabaho. Sino ang iniuuna mo? Sino ang tunay na amo at sino ang tunay na lingkod? Sabi ni Jesus, ang isang lingkod, pinauuna ang amo, hindi nangunguna. Pangatlo, ang isang lingkod ay nagsisilbi, hindi nagtatrabaho. Nagsisilbi, hindi nagtatrabaho. Tingnan po natin ito. Ang nanay, kapag naglaba, kapag namalantsa, nagluto at gumawa ng gawaing bahay, meron bang nakukuhang bayad? Hello? Binayaran ka ba nung nagluto ka? Diba, sabi pa nga, hindi masarap na eh. Diba? Binayaran ka ba nung namalantsa ka? Nung naglaba ka? Sasabihin pa ng anak mo, nay, ba't gusot-gusot ito? Samantala, ang isang kasambahay, kapag naglaba, namalantsa, nagluto, at ginawa ang gawaing bagay, bahay, siya ba ay binabayaran? Ang kasambahay, kapag gumawa ng gawaing bahay, siya ba ay binabayaran? Yes! Siyempre! Bakit? Yun ay kanyang trabaho.
Kaya, pwede mong sabihin, ayusin mong luto. Pwede mong sabihin, galingan mo maglaba. Pwede mong sabihin, huwag mong sunugin yung damit ko sa pamamalansya. Yan ang pinagkaiba ng pagsisilbi sa trabaho. Ang pagpapaalipin na walang bayad ay paglilingkod. Ngunit ang pagpapaalipin na may bayad ay trabaho. Ang isang lingkod nagsisilbi ng walang kapalit na pera ni walang pasasalamat. Ang isang lingkod nagsisilbi ng walang kapalit ni pasasalamat. Ngayon pa lang po, maganda nang malaman kung ano ang isang tunay na lingkod, dahil alam ko sa darating na mga araw, sa darating na mga buwan, marami tayong maririnig na magsasabing sila daw ay isang lingkod. Marami tayong maririnig na tatawagin ang kanilang sarili bilang lingkod. Dahil mag-eeleksyon. Diba? Marami nagsasabi, ako'y maglilingkod sa Maynila. Ako ay magiging lingkod. Balikan ang tatlong aral ni Jesus tungkol sa pagdilingkod. Siya ba ay alipin at hindi amo? Siya ba hinuhuli ang sarili, hindi mapanguna? Siya ba ay nagsisilbi at hindi nagtatrabaho? Mga kapatid, ang pagdilingkod ay pagpapaalipin na laging nagpapahuli. Hindi mapanguna at hindi nangunguna. Higit sa lahat, siya ay nagsisilbi at hindi nagtatrabaho. Amen? Amen.